Salamat sa Sinitop TV. Salamat sa suporta. Enjoy. Magandang araw po. Ba't po kayo napunta rito sa PBM HQ? Ako na lang po. Magpasalamat po kay PBM sa ginawa po nung naiyak kagad siya. Pagtulong po ni Cardinal Marcos sa amin nung araw na wala kaming gastos, napunta kami sa abroad. Ito po yung aking katibayan. Ito po yung pangkot nung araw. Malaki po yung pangkot nung araw eh. Ano na po kasi niya nung araw? Yung electors niya. Yung iglesia, diyan kami nagtatrabaho. Nagtatrabaho kami sa local, tapos sabi niya, kung gusto niya mag-abroad ka, sabi ni Imam Imelda, paalisin ni kakayo namin sa abroad. Kaya po kami, nag-abroad po kami, wala po kami gastos. Ganyan po kabuti nung araw. Hindi katulad ng mga kabataan ngayon na sinisiraan nila si President Marcos, na wala naman silang karanasan. Senior na po ako eh. Yan po yung aking passport. Oh. Sir. Yan po yung aking passport. Yan. Yan po. Yung ako'y bata pa po eh. Nung araw, libre kami sa bigas sa kumpanya niya dyan, si Rector. Wala po kami problema sa mga pagkain po. Kasi libre po nung araw. Ah, libre tayo? Grabe no? O na, hindi ka... Libre kami kasi nagtatrabaho kami sa Rector. Libre po kami sa bawat luwan po. Binibigyan kami ng sasakong sa kabandigas. Opo. Eh ngayon sa napapanood ko nga sa mga kabataan na puro si papaninira sila, magnanakaw ikaw, magnanakaw. Ngayon tatanungin ko naman sila, ano bang ninakaw ni BBM sa inyo? Hindi nga ninyo kala, alam yung kasaysayan ni Ferdinand Marcos. Si Ferdinand Marcos po, yung senior, papakabuti kung tao niya. Kung siya po masamang tao, dahil yung ano dyan sa EDSA, na PK na EDSA, na sinisiraan siya. Ay, PK po yun. Kaya po nagtipon-tipon yung mga tao dyan nung araw dahil yun sa mga sundalo yun. Opo. Humihingi sila na ano, kung gusto pa nila mayangat ang antas na mga kasundaluhan. Ngayon po, itong mga, ano po, pumunta po dyan para mag-ipon-ipon po sila yung mga atilista, yung mga komunista, nagsama-sama po sila dyan. Pero ayaw po, masabi po ni General Bear nung araw, ano, titirahin ko na yan yung ano, masakirin ko na yan. Ang sabi ni Marcos, no. That is my order, sabi niya, huwag niyo tirahin. Ako na lang kita ang alis. Ayaw ko ikaw na tumanak yung dugo. Kaya po ako, saksi po ako sa noong araw kasi pinaalis nga kami noong 1982 papuntang abroad na wala akong gastos. Wala, hindi kami nagagastos noong araw, basta ginagastos lang po namin yung pamasahe po. Yun ang pamasahe ang ginagastos namin noong araw. Kaya yung mga paninira nila kay President Ferdinand Marcos, hindi po totoo yan. Si Mami Milda po, napakabuti pong tao niya. Ang sabi niya sa amin, kung sige, kung wala lang yung trabaho, kung gusto niyo mag-abroad, wala kayong gastos. Amin lahat yung gastos. Basta umalis kayo, basta ipasayang ika ninyo yung interview at saka yung trade test sa inyo para makaalis po ika kayo mag-abroad. Yun lang po pinaka-assurance po namin, yung interview po kami. Kaya po ako nagparito po. Gusto ko po magpasalamat sa kay BBM. Na talaga napakabuti po nila yung naririnig namin na sabi maglanakaw. Tungkol po sa tax, binabato nila lagi. Kalukuhan yung tax, sir. Kinuha na lang ng PCGT yung kari-arian nila tapos magta-tax sila. Di balik nila yung kari-arian ni Marcos para maglagay sila ng tax. Puro kalokohan yung binabato eh. Sir, totoo bang binibrainwash nila yung mga tao para maniwala mo sa masama? Ay, binibrainwash nila. Binago nila ng history. Dapat ang gusto ko sana na makapasok si Atty. Larriga doon para baguhin niya yung history. Ibalik niya yung dating history. Yung history na yan, puro kalokohan niya, 1987 history. Hindi yan. Sir, ano ang sasabi niya ng panahon ng martial law? Ay, mas maganda nung araw ng martial law. Tahimik. Walang maglalakad ka sa kalsada, sure ka na hindi ka maano. Ay ako, naranasan ko rin na ako ng mga pulis kasi galing ako na trabaho. Lumampas ako ng alas 10, ganyan hinuli nila ako. Siyempre, kasalanan to. Kaya ako sa trabaho. Ay, nagliwaliw pa kasi ako. Ay, nakalimutan ko na yung sa atin pala. Ay, kinulong nila. Dito na lang ako sa presinto. Dito ka na eka para safety ka. Baka pahuli ka pa eka ng mga ibang pulis kung ano pa ikaw gawin sa'yo. Dito ka na eka sa presinto. Yung mga galit sa Marcelo, yung mga ano na yan, mga pinis na yan. Yung mga
lalabag sa Marciano. Yes, tama. Siya ang nagagalit sa Marciano. Pero kung wala kang lalabagin sa Marciano, yes, hindi ka maano, tahimik nung araw. Tama. Secure ka nung araw. Sir, ito po kayo tinatawag na mga makakaliwa. Ito po kayo mga makakaliwa. Ito po tinatawag na mga makakaliwa. Ito po kayo. Ayun mga tutorial ng araw, pero wala yan, tahimik ka nung araw. Wala ano, ayaw na yung purpose na ganyan na... Kaya si Ferdinand Marcos Senior, maganda yung pamalakan niya. Hindi totoo yan mga kabataan yun. Bakit kayo ng taon na ba kayo para sabihin ninyo magkalakaw, para sabihin ninyo diktador. Kayo mga diktador, mga aktivista. Hindi si Marcos ang diktador. Kayo ang mga diktador. Kaya ko aparis kami na walang gastos, punta kami ng abroad. Basta ipasala namin ang aming trade test at saka interview. Counting English. Pwede na kasi nung araw, kailangan baroon na kami mag-interview. Sir, naniniwala po ba kayo na ang nuclear power plant is biktima ng fake news? Hindi fake news, sir. Kung inano lang nila yung, ano, yung power plant na yan, dapat hindi tumaas yung nangyari po. Kasi parang pinalalabas po nila, nasa fault line daw po yung ano, yung Bataan Nuclear Power Plant. Hindi po, ito yun. Napakaganda ng plano ni Pangulong Marcos nung araw. Maganda ang plano niya. Dapat tumunod na tayo eh. Nung araw, dahil ako nagtatrabaho ako sa ere. Nagtatrabaho po ako. Dito nag-aaral yung mga ibang bansa, Thailand, Indonesia, Korea, Japan. At saka yan, Iran, at saka Iraq. Dito nag-aaral yan. Dito nag-aaral sila kung paano mag-ano na ang pagtanim ng patay. Tayo ang nag-ano na, dito sila sa ating bumibili lang ng palay noong araw. Tayo nagtuturo na Bitcoin. At Pilipinas, nagtuturo na Bitcoin. Matagal ko na kinikintim to nung araw na sabi ko, panalangin ko sa Panginoon. Ako po nung nasa 2016, nandoon pa po ako sa abroad. Umuwi ako nung manalo na si Pangulong Digong. Opo. Pero talaga, ang inano namin doon, talaga alam namin na dinaya si BBM doon sa dinaya siya. Kami lahat doon sa Marcos Duterte kami. Ang aming binuboto doon sa abroad. Ako mismo, nagbabantay doon sa sa embassy na para huwag lang madaya sa BBM po. Pagdating dito, natulog lang ng pinalitan yung BBM ng kapo. Sila na ang nanalo. Kalokohan niya. Kaya ako galit na galit doon. Kaya nanahimik ako. Ngayon ko lang ako rinabas ito dahil opo. Sabi ko, kaya huwag pangyarap. Ayun lang sila. 15 million. 14 million. Oo. Yung bumoto kay Nanay Lenglen. Opo. Yung 15 million, yun pa rin ang bumoto sa kanya. Oo. Pero sa nung araw, kung anong boto ni Presidente Duterte, na 16 million, ang ko talaga ang aking pakiramdam, yun din ang boto ni JVM. Yes, tama. Oo, yun din ang boto niya. Kaya paniyak kasi ang panalo nung kaya naawa kay JVM. Opo. Bawat mga katunggali niya sa nagtutulong-tulungan. Kaya tama lang na hindi siya magpa-interview. Sa mga tay? Mga paninira, no? Tama lang na hindi siya magpa-interview. Kasi pag pina-interview, ang topic agad yung magkalakaw yung tama. Ang mga ang taong bayan po ngayon, gising na sa katotohanan. Hindi na po sila, magtutulong. Hindi gising na sa katotohanan. Sir, anong masasabi mo na ang kanina? Magpapayal na naman sila ng bagay is qualification case. Kung maririnig ninyo to ng araw, libre kami sa bigas sa talang trabaho at kumpanya nila ni Presidente. Okay. Libre kami bigas. Isang sakong bigas. Wow, dali tayo. Grabe, no? Isang sakong bigas tuwing na isang buwan. Kasi sa kanila kami nagtatrabaho eh. Oh, yun na.
grabe ka, no? Napaka, ano, nung araw, tapos sasabihin nung ano, napanood ko yung in-interview nyo yung matanda, at saka pa, ano, yun, nagigil ako. Si Rui Naguanzon, tayo, marami manila na yung deserve ito. Ano, grabe, anong comment natin doon? Eh, dapat ba, may mag-holos din. Ikaw, may pinag-aralan ka, eh. Eh, magsalita ka lang ako ng kapatuha. Nandiyan yung puro paninira tuloy. Yung malabas tuloy na parang yung mga... Dapat yan, ano ka lang kasi pumili ka dati. Dapat, yes, tama, no? Umalis ka sa pumili ka, ano? Dapat yun, umalis ka rin ka pa yun. Eh, wala po eh. Kaya parang na... Pinagalang po kita mambuan. So, kaya opo, parang napasok pa na po. Grabe magmura tayo, no? Oo, oh, grabe. Hindi lang maganda po yung kanyang apal eh. Ayan. Kung kayo pagalang-galang, ma-respeto kayo. Ano lang kayo? Kung baka sa not, tama yung sinasabi ni... Tay, isa pang question sa ating upcoming president Bongbong Marcos. Ano pong ating thesis kasi paupo na siya? Ay, ako po, masaya na masaya. Yes. Kasi nung ano, nung 2016 talaga masama yung log to. Diyan talaga nga nalukuyan kinimbit ko talaga yung kasama na to. Bawat ano naawa ko sa kanya dahil pupunta siya doon sa korte. Siyempre, wala naman siyang kakampi ng araw. Wala po mapanik sa kanya. Kaya talo talaga siya sa kanya mga posisyon. Kaya kayo ng mga ano, kayo ng mga piklawan. Yes, mga piklawan kayo. Ano lang kayo? Tikitin sila kasi wala. Lampaso eh. Oh, may 30 million. 30 million. Lampaso po. Yan, ay, ay, kayo si Awe, mga ano, mga artista. Ang natinan niyo pakatalo. Huwag na kayo kayaan, oo. Ang natinan niyo na, ano, na maluwalate. Kasi yan si Sir BBM. Yes, napalapit. Ano yan ang Panginoon? Talaga siya ang itinalaga ng Panginoon. In Jesus' name. Kaya nga, sinasabi nga, kung sino yung binababa, siya sinataas ng Panginoon. Yes! So, nakatadhana na siya. At nasa Biblia yan, nasabi sa Hope 34, piliin ninyo, yes, ang inyong magiging leader kung sino ang nakakabuti. Siyang piliin ninyo. Yan ang sinabi sa Hope. Sir, may tanong ka po, sir. Mensahe na lang po sa ating mga kababayan, mga Pilipino, sa mampalok ng mundo. Saan man palok? Saan man po sulok na sulok ng mundo? Mundo. Yes po. Eh, tayo po'y magkakaisa na. Maganda amen! Po, yes! Maganda po, maganda po ang message ni... ng Unit Team. Yes. Yan ang Inday Sara sa kanil... President, new President Ferdinand Marcos Jr. Yes. Maganda po yung kanya mensahe po. Kaya ako po natutuwa. Mga kamag-anak ko, nagalit kay BBM. Sorry lang kayo. Yes. Alam ko may kamag-anak ako, nagalit kay BBM eh. Pero hindi niyo naranasan nung ano nung araw. Yes. Kaya tama, ako, pagka tama, kayo, kayo nag-message sa akin, hindi ko kayo sinasagot dahil ayoko na mag-away tayo eh. Yeah. Mahal ko kayo, mga kamag-anak ko. Yes, tama. Pero pagdating doon sa ating paniniwala, tama po, tama. Ibuto ninyo yung gusto ninyo. Opo. Wag lang ninyo kami na i-message sila ganito ka nun. Oo. Parang ano, naninira sila, no? Ito na ito ninira eh. Opo. Kaya nga linikturan ko sila eh. Ako ka ako, may counting business ako ka ako. Nag-seminar ka ako sa tax revenue. Kung paano ka magbayad ng tax. Opo, tayo. Kaya hindi nila makikipuntuhan yan. Kagaya yung binibintang nila. Yes. Istitak. Siyempre, doon yan sa... Oh. Yun doon yun sa kay dating Pangulo. Opo. Ay, ikaw ba magbabayad ka ng tax na hindi mo naman namala yung ano. Tama. Oh. Napakainang klase mo naman. Kalukuhan, no? Kalukuhan, tayo. Alam nila yan eh. Sir Justin. Carpio, Carpio. Saka Sir Justin sa ate. Ayan. Eh, ginagalang po kayo. Pero po yung inyo po, puro paninira po kayo yan, BBM. Sorry po. Ginagalang po kayo eh. Kaya lang po eh, lumalabis na yung paninira po ninyo tayo, BBM eh. Halatang dilawan tayo? Oo, oh, talaga halatang. Kung kayo po gumagawa ng batas, opo, dapat alam po ninyo yung batas. Yan. Eh, sobra na po yung politika dito sa ating bansa eh. Hindi tayo nagkakaisa kaya. Dugmok tayo. Ayan. Eh, yung mga sumunod na presidente no kay President Ferdinand Marcos, binta rito, binta doon sa tama. Pilipinas.
Tama, tama. Kagaya ng Fort Manila po, yes. Pasyo. Bakit binintayan? Pag-aari ng Pilipinas yan. Yan, oh. Gaya ng Meralco, ibinalik sa mga Lopez. Opo, na, tama. Na binayaran naman yan ni Ferdinand Marcos ng 100 million mga araw. Kasi nung araw, mura pa kaya 100 million yan. Dapat yan, nung binalik nila sa Meralco, nagbayad din ang Meralco. Yan, tama. No? Ay wala, hindi sila nagbayad eh. Oo, nandito ko yung lalabas yung tama. Hindi sila nagbayad eh. Tapos, ano pa, pag-aari ng Pilipinas, yung lupa sa Japan na bayad ang mga hapon ng araw, lalo pagkatalo sa World War II. Nagbayad ko yung Japan ng lupa sa atin. Nagbayad yung Japan. Anong ginawa nila? Bininta po din nila yung lupa dun sa atin. Wow, grabe no? Yeah! Yung kasakim sila tayo no? Yung Estel, yung Estel, basta nila ng Estel. Opo. Po, Estel Corporation sa ano? Hindi sa may hanap buhay ang ano, at saka murang bakal. Ay, bakit bininta nila? Binta rito, binta doon eh. Kaya ng petrol. Yan, dapat tama, mura yung ating gasolina, kaya abahan tayo ngayon eh. So naniniwala po kayo na kaya ang pababahin ng gasolina ni BPM? Ang gasolina kasi, ng pandaigdigan, hindi niya kaya mapababayan. Yes. Maglalagay lang siya ng subsidy. Subsidy. Maglalagay lang siya ng subsidy. Okay, tama. Kagaya nung sinasabi, ay mumura yung bigasika. Kung ma-approve ng Kongreso, kasi siya, kaya sa Kongreso niya, mag-ano ng subsidy para mapababa ang biliin ng bigas. Wow. Tama tayo, no? Kung ma-approve ng, no, siyempre, hindi naman na, ano yan eh, Sir BBM na siya lang mag-desisyon eh. Dadaan muna yan sa posisyon sa 10 peso tapos sa akyat sa Senado. Wow, grabe. Bago pa lang ma-approve yung subsidy. Opo. Diba, gaya niyang bigas, dahil pinangako niya. Sabi niya, mga 1 year bago niya ma-sitaso. Eh, naniwala naman ako doon eh. Yes, sigurado. Mga kababayan, hindi mabibigla yan po ni, ano, ni... Yan, oo, tama tayo. Eh, new President Ferdinand Marcos Jr. Yung pagbababa ng, ano, ng bigas. Eh, tayo po, magtrabaho po tayo tama. Magtrabaho po tayo, tayo maasa po sa ano eh. Trabaho din tayo. Ako po yung senior na, pero magtrabaho ako eh. Eh, narayo, malahan ako kasi gusto ko sana, sasama ko lagi sa rin. Ilang taon ka na tayo? 64 na po ako eh. Ah, kasi edad ni BBM. 64 na po ako eh. Parang kasi edad ko po ni BBM eh. Bata pa yung... Kasi edad po ni President BBM. Message mo tayo sa ano, sa mga kababayan natin na nasa ibang bansa, no? Yes. Kayo po mga kababayan, alam ko po na yung mga kasamaan ko nandiyan pa sa abroad hanggang ngayon. Ayaw niyo yung umuwi dahil yung kalagayan nga na ating bansa ay naghihirap. Konting tips lang po kayo dyan mga kababayan sa abroad. Pasalamat tayo sa Panginoon na binigyan pa tayo ng mahabang buhay na ganito. Opo. Eh, para may pamulat natin sa mga kabataan ang kasaysayan ng araw. Opo. Binago nila yung kasaysayan ng kasaysayan. Oo, matay, no? Binago nila, lumalabas na kasi. Eh, alam naman nung ano eh. Alam naman ang dalawang akino ng presidente kung sino papatay na yun. Bakit hindi nila ginugulgar yan? O, si Falto lang, no? Para ipamulat lang sa mga kabataan na ano na na ang bida ay si Yungaong ngayon kasi yun know, at Marcos ay bababa. Opo. Wag ganyan, ano lang, pero lang yung laban. Opo. O dapat po, eh, nanon po, yun na, kung hindi po po kayo sa araw, dapat sinahin sa araw. Ako wala ko sinisiraan dito, sinasabi ko lang, yan, tama, tama, tama. Sinasabi ko lang po, ako hindi ako marunong manira, kasi ayoko yung naninira eh. Kasi hindi naman ako pulit ito eh. Yan, grabe. Hindi ako naninira. Ay, yung ano, kayo ng mga kawatan, nagsahin ko sa inyo. Nagaya ng mga kapwa-puhan, so kayo may mga po na ako eh. Oh. Hindi po masama si Presidente Ferdinand Marcos. Tama. Bagkos tahimik nung araw kumpara ngayon. Ay kung hindi lang siya naalis nung araw, di malago na sa tayo. Para Singapore na. Para Singapore na tayo. Japan tayo, di ba? Sa Asia eh, tayo nagkaroon pa ganda ng ano, ng Ilante. Ilante. Yan, pagawa ni Presidente Marcos ng Ilante. Oh. Sir, wala ko, sa kandali lang. Opo. Magkano ba ang pinupukul nyo na utang ni President Ferdinand Marcos? At ano niya, pinupukul nyo? 400 million. 400 million. Ay, hindi na po ginawa yung mga sweldo ng mga employee. At ang galo, mga ulit. Tapos yung mga napagawa pa niya. Yan na po ginawa yung mga ano rin, mga pagkasiyo sa hod. Bakit sasabihin nila na nakaw? May 10 billion dollar pa raw. Napakaya na naman yung magkwinta eh. Dahil pa, kwintahin nyo sa 10 billion. Ay, ibig sabihin, wala na napagawa si President Marcos. Napakaya na naman yung magkwinta.
Eh, 5 taon pa, kulang pa tayo, kaya kintayin yun eh. Yung sa Kayaki, no? Ilang? 1 trillion? Ilang trillion yun? Ay, sa'yo, ano? Sa'yo, Pangulong Kore. Mabagano, 1.6 trillion. Ano pagawa niya? Yung nagsa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 s
gastos. Kaya kayo mga tiklawan, kaya tiklawan tawag ko sa inyo. Ay, maghulos daily kayo. Huwag kayo ng pukol ng pukol. Pupukol kagad kayo lang na ano, bato eh, sa inyo din lahat. Tama, grabe. Huwag kayo marunong kay manira. Kung gusto ninyo nga umano din, umangat sa buhay. Huwag kayo manira ng kapwa. Dahil ako sabi nga ng Panginoon, kung sino yung binababa, siya at natas niya. Amen, amen. Amen. Kulang ngayon si Sir Bibin. Siya ang itinaas kasi lagi siya binababa eh. Kung ano-ano na panlalahit na sinupukol sa kanya na wala namang katotohanan eh. Bakit yung kasalanan ba na... Halimbawa, ikaw may anak ka. Opo. May kasalanan ka sa batas. Opo. May kasalanan na ibang anak mo? Opo. Kasi kayo wala kasalanan yun. Kasi ang rason nila tayo si BBM daw na kumain daw doon sa galing sa Nakaw. Yung ang rason ng mga dilawa. Paro nga nanakawin. Opo. 400 billion. Opo. Sa loob, 400 billion sa loob ng 20 years. Doon na kinuha yung mga sweldo ng mga teacher, mga sundalo, mga pulis. Doon na kinuha. Tapos yung mga pinagawa niya, yung mga tulay, mga highway, ano yan eh? Kasi sabi nila ng waro, bakit yung project na yan, makakain ba? Bakit? Gusto mo ba maglakad? Yan, grabe. Oh. Ay, grabe sila eh. Palalait ay, grabe manalait. Palalait. Sila sabi nila, diktador, diktador. Kasi brininguas nila yung mga kabataan. Kasi nga, binago yung kasaysayan eh. Oo, tama, binago yung kasaysayan. Oo, mga kababayan, itong passport to nung araw. Yan, passport to nung araw. Ano yung passport na? Malaki yung passport. Ngayon, nung pinakahuli kong passport. Ano ba ako sa Rizal at Tapanay? Yan ang pinakahuli kong passport. Itaas, itaas mo, itaas. Tanongin ninyo ako kung ilang taon ako sa abroad. 28 years ako doon. Saan bansa na? Primero doon sa Atun ako sa Iraq. Iraq. 4 years ako sa Iraq. Noong 1982. Ngayon ang umuwi ako. Yun na nga, dito sa Itza, nag-Itza na. Ngayon, lumipat ako ng Saudi. Ang sweldo nung araw, malaki sana ang sweldo nung araw. Ang problema, itong si J.P. Santo Tomas, siya nagpababa ng sweldo ng mga OFW. Ha? Huh? Oo, yan si Santo Tomas, yung ano ni, yung J.P. nung araw, pakulong ako eh. Siya nagpababa ng mga sweldo ng mga, dapat malaki sweldo namin nung araw eh.